Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon meron tayong gagawin ngayon, BIOS, bali naglilik sa mismong thermostat housing. So pinobserba natin sa may-ari ng mga 2 weeks ngayon, continuous yung leak niya. So pinabili ko siya ng original na thermostat bulb tapos o-ring. So tara, palitan na natin yan. Welcome to DIY with Raf. Ayan guys, single BBT na BIOS, meron siyang leak dun sa thermostat. Ayan. So ayan yung leak. Ayan. So pagbalitan natin ng thermostat saka yung o-ring, tapos o-obserbahan. So ayan yung mga parts. Original Toyota. Ayan. Saka o-ring. Ayan. So mamaya baklasin na natin. Dito to yan. Bola lang yan. Dalawang nut lang po yan. Isa sa baba, isa sa taas. Tapos pwede nyo tanggalin. So ayan, ganun lang ka-basic. So, okay, buo pa yung housing. Galing yan. Tanggalin natin yung thermostat bulb. Tigas. Ito yung ano niya. Yung luma. So, malambot na. So bad na to. Tapos yung ano niya na rin. Kaya nagdilik. Yung o-ring niya. Wala na to. Kasi may wala na pagkatanggal. Ayan ako niya. Ay, gusto mo sir. So ito yung bago. Ayan. Ito yung luma Toyota, almost naman 82 degrees parehas, tapos yung o-ring nya. So itong trabaho ng thermostat, ito yung nagme-maintain ng tamang temperature. So kapag nasira na to, normally close o kaya normally open, dun na kayo mag-overheat. Yun yung trabaho nun. Kaya yung iba naman tinatanggal yung thermostat bulb, pero bad yun. So ito yung nagme-maintain ng ano, ng temperature nyo, kaya lumalakas yung power ng engine. Tinan mo, may wala na siya, oh. O yung gasket niya, wala na. So after ilan sir? 180 kilometers, equivalent to 18 years ngayon lang napalitan. So ngayon siya na mismo yung nagpaparamdam na kailangan mo na akong palitan sir. Yan, eto bago to. So ayun, ayun, hindi siya ganun kalambot, no? Mas matigas siya. Saka solid yung ano niya, yung guma, oh. Solid. Ito sa kanya, wala na, oh. Worn out na. Worn out na talaga to. So pinapalitan to, saka yan. Yung iba every 5 years. Pag medyo ano ka, vegetarian, yun, pwede na mga pinakamatagal 10 years, okay, obserbahan mo na lang, no?
Ayan, kakabit na natin. Sigurado po. Ayan. Kailangan mas na magpalit kayo nito. Kailangan bago din yung ano, o-ring para sigurado. Yeah. Yan. So kailangan kung magkakabit tayo nasa taas itong ano, yung guide niya, yung butas, kailangan lagi nasa taas yan. Kasi nung tinagal natin nasa taas yan, standard yan, lagi nasa taas. Tara, kabitan natin. Yan. Lagyan natin ng konting ano, beta gray o silicone para mas madikit. Dati kasi wala, original na talaga yung pag-original pala. Ayan, abit na natin. Ang dalang termilyo. Ito tamang higpit lang kasi baka mamaya mabasag naman yung mismong housing. So medyo mahal din yan yung nabasag. Will you please repeat it? Tamang higpit lang nalagay na. Higpitan natin. Pag hindi nyo naagapan yung ganyang leak, pwede maging cause ng overheat yan. So kailangan lagi obserbahan nyo, tingnan nyo bago kayo magbiyahe para at least alam nyo yung cooling system nyo na safe nyo ibiyahe. Yeah. Ito rin lagyan natin. Kailangan tama sa guide. Yan. Parang hindi siya nagalaw. Okay. So mag-refill na tayo ng coolant. Bali, ang gagawin nito, drain pati coolant. Pati reserve ako kalitan. Yan. So yan guys, nakabit na natin, medyo tuyo na rin yan. Tapos, dinrain na rin natin yung coolant nya. Tapos magre-refill na lang tayo dito. So meron na yung servo. Dito kailangan puro. Dito sa no, mismong radiator, pwede yan kahit ano lang. 1:1. Salin nyo tayo. Hanggang sa mapuno, no? Hanggang sa mapuno yan. Wow naman! Wow! Usually mga ano yan, 6 liters mga ganun. O, 4 pataas hanggang 6 liters. So ayan guys, bali
magbibig din tayo ng ulan. So kailangan mawala yung mga bubbles na yan, yung hangin, para at least okay yung natin cooling system. So ang ginawa na rito ay palit ng thermostat bulb saka o-ring, tapos flashing na rin ng ano, ng coolant, para isang trabaho lang. Tapos yung iba change on na rin to, so hindi natin sinaman dahil ito lang yung bablog natin, cooling system. So importante talaga yung ano, thermostat bulb, no? Siya yung nagme-maintain ng tamang temperature ng engine nyo. Kasi kung walang thermostat bulb, imagine niyo continuous yung flow ng coolant nyo, dire-diretso. Kaya yung temperature nyo hindi umaangat. So delikado, pwedeng maging cost ng ano yun. So kung pang long drive nyo yan, hindi advisable na long drive na matagal, kasi continuous, pwedeng sumabog yung radiator nyo, yung cooling system ninyo. Yan, tapang muna natin mga to. Tapos kailangan pag mag-bleed tayo, naka-on yung makina, tapos kailangan din naka aircon. Antay natin mag-automatic yung pan. So dapat a-under siya ng, dapat a-under yung pan nyo ng hindi nag-aircon, para at least magkukusa yung ano nyo, thermostat bulb mag-isa magbukas. Yun lang. And, so ayan guys, mag-automatic na yung pan. So ganun pag i-bleed ng cooling system. So tapos pag medyo malambot na yung hose, ayan, malambot na siya, oh. Kanina meron siyang pressure. So wala nang hangin. So ayan lang. And, at least na-reset ano na natin yung ano niya, cooling system niya. Napalitan natin yung thermostat. Tapos yung leak dito, check natin. Ayan, so far wala naman. So far so good. Ayan, so po-observahan natin sa kisser para at least sigurado. So guys, ano, ito medyo malaking issue to, no, sa thermostat bulb, kasi maraming ibang mekaniko na tinatawag nila ng mga kanor na inaalis yan. So hindi po maganda yun, no, kasi mababawasan yung power ng makina nyo. Bukod doon, continuous yung flow nung ano nyo, tubig sa makina papunta sa radiator, ikot-ikot siya, no. So kung mayroong thermostat bulb, ang trabaho niya is para ma-maintain yung tamang temperature ng makina ninyo, 'di ba? So sa unang start, mapapansin niyo mataas yung RPM ng lahat ng sasakyan, 'di ba? Ngayon, kapag na-reach niyo yung tamang temperature, bababa siya sa normal na mga 800, 750 o kaya 1000, 750 to 1000, mga ganun. So kasi na-maintain niya na yung init, 'di ba? Bukod doon sa ang benefits ng may thermostat, so magiging maganda yung bukod sa power, sa idling, sa performance. Siyempre meron din yung factor ng fuel efficiency. Yan, ganun kahalaga yan yung thermostat bulb na yan. So yung iba, tinatanggal yan. So pwede sana yun kung pansamantala na emergency. Pero kung pang matagalan, dapat meron kang thermostat. Huwag mong gawing jeep yung kotse mo. Kasi yung jeep nga, every biyahe nila, kada ruta, isang ruta nila, pupunta sa gasolinahan, maglalagay ng tubig yan, di ba? Kasi wala silang thermostat bulb. O, ganun ka-importante yung thermostat bulb na yan. So, pag yung technician na sabi na itang ganun natin yan, wala namang kasing benefits yan kasi nasa Pilipinas lang tayo. Hindi po. Ito po, ayan talaga, kahit nasa Pilipinas ka, nasa ibang bansa ka, nasa Saudi ka, sa nag-yellow, kailangan ng sasakyan niya, kasi nga siya yung nagko-control ng tamang temperature. So pag uminit na yung makina mo, na-reach niya yung temperature mga 82, 85, mga 90 degrees, bubukas yan. Yan, bubukas yan dito. Ngayon, papasok ngayon yung tubig sa galing sa lower hose. Ngayon, lalabas naman yung galing sa upper hose. So magsi-circulate. Ngayon, paulit-ulit lang, at least yun, hindi continuous yung flow mo. So kung wala kang thermostat bulb, continuous yung flow. Tapos pwede sa katagalan sumabog yung mga hose mo o kaya radiator mo. Kasi pag tumakbo ka ng mabilis, bababa naman yung temperature mo, 'di ba? So eh, may inyo makina mo, doon magkakaroon ng
bengkong, yung cylinder head. Kasi mainit yung makina mo ngayon, mapasukan ng malamig. Yan. Yung trabaho nun. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo kahit pa paano tungkol sa thermostat. Ang trabaho niyan. Huwag kalilimutang mag-subscribe. Saka pinutin na rin yung bell. All para update kayo sa mga bawat videos na ginagawa ko. Yun lang. Salamat. Sana all.